Hello guys, welcome to our vlog. For today's video guys, ay mag-update po tayo sa ating trabaho at kay Juan na rin. Kasi kahapon ay nagsugo na siya sa trabaho. And then, nung hindi pa po siya nag-umpisa, ay sinabihan ko na talaga na pagbago ka talaga dyan sa itong trabaho na to. Hindi mawala po yung ratol. Nang maratol bitaw ta. Kahit na matagal na nga, lalo na yung maraming ano, customer. Kahit na matagal ka na sa trabaho, hindi talaga mawala yung ratol natin. So, yun, sinabihan ko siya nung una na pagbago ka talaga sa trabaho na to, sa Angel's Burger, lalo na pag marami ng customer. At first time mo mag-duty, di mo maintindihan yung naramdaman mo. So, sinabi ko sa kanila yon. Dahil naranasan namin yan sa pag-umpisa namin. Kahit miskay, kunin nyo yung putlong buns, ganito, iba ang makukuha mo. Burger buns or kahit ano, soft drinks ba makuha mo. Ganyan talaga. Kaya first time niya kahapon. At ang tagal niyang hindi nakagawa ng ano, report. Pag-inventory, naglibog sila kaya ang iyang gipulihan po ay 1 month pa lang gikan pang duty, so minus pa rin sila, minus pa yapon siya sa kuan, bilang ng pag-ihap-ihap. So mali kasi yung patakaran nila eh. Dapat kasi sinabihan ni tata kahapon na anong dumating na kami doon kasi naglibog na si Juan. Naglibog na si Juan kung saan ni pagama sa report. Kay halos wala, hindi na napantay. Hindi na napantay yung putlong buns at saka putlong dog. Dapat kasi pag halin mo sa mali ng kay putlong buns, example, putlong buns halin mo is 40 pieces. So yung putlong dog din 40 pieces din yan. So, kailangan pantay lang yan. At yung hotdog buns at saka hotdog na bewantikwa namin, kung ilan yung sales sa hotdog, ganun din ang sales sa hotdog buns. So yun ang nangyari, hindi nagkapantay. At ang burger buns, okay na may po yung burger buns at saka pati, wala naman, wala sila sayup, wala sila sayup ato. So ayun, pag-ship pala ng ka-shifting niya sa pang-duty sa panggabi. Kasi nagpareha kami sa duty guys, ni Juan, ako at saka si tata. Ngayon nag-duty naman si Juan, ako at si tata, pang-adlaw, pang-araw. So ganito ang nangyari kay Juan. Before kasi mga ano guys, ano kasi ang shifting namin dito ay 7 to 7. Alas City sa buntag ka mag-duty, out ka og alas City sa gabi. Tapos ang nangyari, pag nung dumating na ang ka-shifting niya, ako lang i-plan guys, i-share sa inyo. Pag nung dumating na ka-shifting niya, si Juan pa ang nag-ihap. Mali po yan eh. Dapat kasi, ang mag-ihap na, before magsulod din mong kauban, nga magpulis sa imo sa panggabi eh, siya ang mag-ihap. Siya ang mag-ihap para pag na'y customer, continue ang luto. Pag na'y customer. So, mag-una ka sa paghihap, gikan sa soft drinks, paingon sa mga lutuunon, hantod sa mga buns. Pataas ka, hindi ka pababa. Kasi pag pababa ka, bilang ka ng burger buns, hotdog buns, putlong buns, hanggang soft drinks. Eh, yung kasama mo nga nag-duty, luto na ng luto. Hindi mo na mabilang yun. Kaya ang nangyari niyan ay pwede ka ma-short at pwede rin ma-short yung kasama mo sa trabaho. Sinabihan ni tata, explain na ni tata kagabi, ganyan ang gawin nyo. Yan ang tamang paraan pag mag-shifting sa paggabi. Kailangan magbilang ka ng ano, mag-umpisa ka magbilang sa soft drinks pataas. Soft drinks, kahit ano, soft, ano yan eh. Soft drinks, itlog, mga hotdog, hanggang burger buns para dili sila maglibog. At kung may halin man galing sa burger bun, burger, hindi na sila malilito niyan kasi nagumpisa siya sa
soft drinks. So, yun. So, ayan guys. Nag-chat siya ni tata ito. Nag-chat po siya sa ako. Tabang daw. So, ganyan talaga pag mag-umpisa. Sa trabaho sa Angel's Burger, hindi mo wala talaga yung ano, yung kaba natin, yung rattle. Kasi sa Angel's Burger, sa ako lang nabantayan guys. Isa ra kamo customer mo palit ana, musunod-sunod na din siya. Oo. Mag-umpisa yung isa, hantod dumating yung isa, hantod dumating yung tatlo. Talagang gasunod-sunod na siya. Basta na mo palit sa isa ana sa Angel's Burger, musunod-sunod din na. Mo na makaingin ko sa Angel's Burger nga buyag po siya nga tindahan kay. Bisan og mingaw nagi kay sales. So, sinabihan ni tata na anak ginapon may anak ginapon may Roger Jo. Di na mo wala ang rattle. Mismo gani kami nga dugay na sa trabaho. Maratol gyud po mi ana. Di gina mo wala ang maratol. Maratol ta labi na daghang customer. So yun. Bago lang kasi ang mga bago kasi ng training, nang pagkatapos ng training, pag exam nagapasa, doon talaga sa Ensenyo. So, yun. Kailangan nga laban lang sa buhay. So, kanina ay nag-delivery itong stock namin, itong mga tatlong bands to. Yan. Mga tatlong bands yan. Ayun o, puno yan. Puno ang mga butangan burger bands. Ayan o. Ayun. Puno talaga. Ang stock. Yan, mga item. Punong-puno. Wala kasi kaming chiller kaya dito namin nilagay yung mga soft drinks. Tapos yung baon natin ganyan. Ito yung kanin. Ito. Tapos gulay ang palaya. Palaya po yan. Yan po ang ulam natin at para sa tanghalian. At kami guys ay sa among update ko lang din kayo sa boarding house namin. Medyo kasi hindi kami na ano sa nagkasinabot sa mga sa tagiya. Kasi yung ano nung una nung gisabot sa buta na mo sa kuan sa bayad sa Corinthe. Ano yun anyway, yung boarding house namin is 4K yun. 4K advance 1 month and down payment yun. So, 8K ang down na mo. Tapos, yun ang kasabutan na ganyan na mo nga muna. Pagdating sa isang buwan, nung isang buwan na po, nagbayad po kami sa kuryente. Kami lang kasi dalawang pamilya po kami doon eh. Tatlo. Na butang og tatlo kaming pamilya doon. So kada isa na mo nagbayad mi og tubig na og kuryente nagbayad mi og 1,700. So nagtaka po kami dahil bakit ganito kalaki ang nabayaran namin kada isa ka pamilya. So parang niloloko yata kami pero hindi lang kami nagkumibo doon. Nayaan man namin. Sa pangalawa, ganun din lumaki. Doon na kami nag-react. Hindi na tama yata to. O, hindi na tama. So, kaya total, magbayad naman sa maayos pagdating sa buwan. Ang kaso lang, hindi dapat tayo niluloko sa mga ganyang bagay. Porkit nag-boarding house lang tayo, parang inaapaka na tayo. Parang, ano na tayo, pinipirahan. Isip talaga natin na pinipirahan tayo. Nagkataka lang kasi ako bakit nung una is 1,700 sa amin tata na bayaran tapos pangalawa lumaki din. So yun, hindi na kami nagbayad. Yung tubig nga hanggang alas 7 ng umaga, gas pa yan, hanggang alas 8. Pagkatapos mga alas 9, wala na yung tubig yan, hindi na namuagas. Mabalik ng tubig yan na dito na sa alas 5 sa hapon or alas 4 anak.
So, bakit ganun kalaki yung nabayaran namin? So, napaisip ko talaga na paano to. Hindi naman natin pwede hawayan yan kasi ano yan. So, napaisip na talaga namin ni Tata na maglipat na naman kami. Oo, mahirap to. Kaya yun, napag-desisyon namin ni Tata na lilipat na lang kami kasi nalalakihan na talaga kami. Nag-offer yung may-ari nang hindi kami nagbayad sa pangalawa sa Corinthia at sa Katubig. Kasi parang ano nang tagi, niluloko na nila kami. So, hindi rin nila pinapakita yung ano, dagan sa Mitros, sa Corinthia at sa Katubig. Oh, yung nung una kasing boarding house namin, nalalaman talaga namin yun sa ano, sa dagan sa kuryente. Kung pila ang dagan, pila ang na-consume na mo. So, nung nagbayad na po kami, wala silang pinapakita na pila gidagan sa among kuryente at saka sa tubig. So, nalalaman namin yung tubig. Nalalaman namin yung tubig. Minimum nila is 100. 100 ang minimum. So, nagtaka po kami bakit ganun kalaki ang nabayaran namin sa isang buwan. 1,700. Apil na ko rin yung tubig. So, ilan kaya ang na-consume namin ni Tata sa kuryente at saka sa tubig? Napaka, ano talaga, napaka mahal talaga. Bastila, hindi na ni maayan eh. Muna, naka-decision mo nga. Nag-offer po ng tagiya. 5K ang abang. Ako lang ikuan sa inyo guys, i-share sa inyo, baka kasi magtaka kaya bakit lumipat na naman kami ng boarding house. Pasensya na po. Ganito po yan, nag-offer po yung may-ari na 5K, libre na tubig, libre na kuryente. So sinabi ko sa ni Tata, okay na lang, 5K, libre kuryente, libre na tubig. Oh, malaki na nga yung boarding house na yan, pero kailangan natin ng may tahanan, may natin mapuyan. At saka malapit lang sa mga sa school, sa mga bata. So, yun. Ang napag-usapan, di okay po kami doon. At saka yung may-ari ng yung babae, okay din sa kanya. Nung ano na, nagbiling na rin ng kuryente at saka tubig. Doon na niya yung asawa ng may-ari ng babae. Nagtaka na naman kami kasi ano, yung may-ari kasi yung lalaki ang nagsabi na 5K. 5K ang abang, libre kuryente, libre tubig para wala nang ano. Kasi nagreklamo na kami doon eh nung umpisa pa lang at saka pangalawa. So, yun. Bipiran min niya. So, pagbiling na naman sa kuryente yung tubig, dumating na naman yung umabot na sa 6,600 ang among abang sa among duwa ni Tata. Well, abot sa kauban amo dito sa boarding house. Pasti lang yun. Ang kasabutan kasi, nag-okay mong gumihato sa ilang upi, yung upiar nga. 5K, libre tubig, libre kuryente, 5K na. So, pagdating sa ultima ura na, lumaki na naman dahil umabot na naman ng 6,600. Nako, napakataas na. So, yun. Hindi kami nabayad talaga. Hindi kami nagbayad, guys. Dahil, nagtakan talaga kami. Parang niluloko na yata kami. Parang niluluto kami sa kagulingon ng uwil. So, yun. Sinabihan ko na, ano, bakit po ganito kalaki yung billing namin o bayaran namin? Di ba sabi mo nung una na 5K, libre tubig, libre kuryente. Tapos, ito ang nangyari. 6,600 na ang among mahatag sa inyo kay tungo daw ni taas ang kuryente o tubig. Pasti lang ginoo ko. Wagid me nakasabot. Oo, wagid me nakasabot. Kaya pala sa yung mga kapitbahay nila, nung among gipulihan mitawa na nga boarding house, wala ni dugay tungo sa ingunana nila nga patakaran. Di na mo na ito makita ang ilang batasan. Kaya usahay mong gumawa na yung agas tubig, labi na diok ng tata, dito may mo palit ang tubig sa silingan.
isa ka balde, 2 pesos. So yun, nalalaman namin kung ano ang ugali ng may-ari doon nung gipulihan namo sa among giboarding house, kanang kwarto karon. Nag-away din sila sa giboarding house at tungod sa kurinti og tubig. Anong ingunana kadako na mabayaran. Oo. Kaya hindi na kami nagtaka ni tata bakit ganyan ang nangyari. So, yun. Ay, may customer guys na may bumili ng pot. Kaya yun ang nangyari. Nag-usap ko kami sa may-ari niyong lalaki na sabi na sinabihan ko talaga na di ba ikaw ang nag-upir sa 5K libre tubig, libre kurente. So okay kami doon, balag dako na nang abang at least natay mapuyan agwanta lang god. Ang problema sinabihan ko bakit lumaki hindi ka sumunod sa ino-upir mo. Eh, sinabi niya na lumaki daw yung takbo ng kurente at saka sa tubig. Eh, wala naman pinapakita na pruweba kung pila mong nadagan sa tubig o sa kurente. Ay, kami pa ang niloloko. Eh, matagal na kami nag-boarding house. Noon pa lang, alam na namin kung yung ibang boarding house, pinapakita talaga yan ang takbo ng boarding house nyo. Yan, pila ka kilometre, meter na. Niloloko talaga kami guys, kaya yun. Hindi na kami nag, wala namin nag-agwanta, nangita may boarding house. So sana makita tag boarding house guys. Total, at least ano na, malapit naman ang ano, malapit na ang closing sa mga bata. So, di pa namin alam kung saan pa talaga namin ipapaaral ang mga bata sa sunod na pasukan. Workit ng boarding house lang tayong nanaon na yun ta. Kasi kailangan natin yung boarding house kasi may mga anak tayo. Eh, parang niloloko tayo sa may-ari. Hindi na tayo dapat magtagal sa mga ganyang bagay. So, yun guys. Hanap na naman kami ulit ng boarding house. So, God bless po sa inyong lahat and yun. Maraming salamat po sa inyong lahat and sa lahat po ng nag-support. Lalo na nag-subscribe kay Tata, Tata TV. Maraming salamat po. And God bless sa inyong lahat. Shout out po sa lahat ng mga subscriber ko po. Maraming salamat po. Thank you so much sa pag-suporta. Hanggang dito na lang guys. Bye-bye.